Ayan, meron tayong i-scan. So ito, papakita ko sa inyo. Yan, Bluetooth connector, start. Ayan. Ito kasi ang nangyari nito. Hindi ko alam yung history ng sasakyan, kung may ni-repair na ba dati o may panibagong nilagay o kung may damage na talaga siya. Ngayon, ang ginawa lang dito sa amin sa workshop, pinapalitan ko ng engine support. So nagtanggal ng battery. Ngayon, yung napalitan yung engine support, transmission support, kasi yung transmission nasa ilalim ng battery, nagtanggal ng battery. So nawalan siya ng power, nawalan ng connection lahat. Ngayon, nung ibinalik, nawala yung power ng radio, nawala yung power ng itong aircon. Oh! 1 minute, Ahmad! Air! So ito, nawalan siya ng power. Ito ngayon, ni-repair. Pinakialaman ng mga ni-repair. Ngayon, meron na siya. Meron na din yun. Ang problema ngayon, yan. Pag binuhay mo yung radyo, automatic na siyang, yan. Pag binuhay mo yung radyo, yan. Tayo natin mabuhay. Ayan, yan. Automatic nag-i-scan siya ng station niya. Pero wala siyang makuha na station. Kasi dapat pag na-scan niya na yan, mag-proper program na yan, hindi na siya ganyan. Tumatakbo ng tumatakbo. So ang nangyari dyan, nagkaroon ng error yung system. So pati yung dito, nagkaroon ng ilaw, airbag, yung zigzag, at saka yung ayun, yung may liabi na yon. Dati wala yan. So ngayon, i-scan natin. I-scan natin dito. Kasi pagkakaalam ko, ang daming naapektuhan sa ginawa nilang pag-remedyo ng computer. Yung control nitong ano. Dati ang problema lang ay yung APIM. Give me 1 hour, Hamid. Okay. Port. Ayun. So, yan. Kasi dati yung mga ilaw na yan, wala. Yung radyo, nawala na ng memory. So, maraming maapektuhan dyan. Bago yan ginawa, in-advise ko na sila na yan hindi pwedeng i-remedyo kasi yung sira diode, hindi pwedeng i-direct. Kasi yung diode nagko-control ng flow ng current, ng electric. Ngayon, pag hindi tama yung pumasok doon at saka inilabas niya, magkakaroon ng error sa ibang system. So it's either na malaki yung pumapasok na power or maliit. Kaya nagkakaroon siya ng error. So ito ang nangyari ngayon. Akala nila yung ginawa nila tama, kasi tinatawanan nila ako nung sinasabi ko na yan hindi pwede. Gumana nga ito. Paano naman yung salamin, hindi niya na gumagana? Dati gumagana yan. Yung power lock gumagana, pero yung salamin lahat hindi na. Nakababa na lang. Ayun, nakababa. Yun ito, nakasara. Ayan. Kaya yan ang nagiging resulta kapag mga hindi nakikinig. Ito sigurado to. Ang dami nitong naapektuhan. Doon tayo sa health report para lumabas yung lahat ng system niya. So ayun, yung ABS, mayroon ng tatlo. Yung 4x4, nawala na, not equipped. Audio control module, not equipped na siya ngayon.
cruise control ito. Dapat may lalabas dyan. Wala na rin. Not equipped. So yan. Isa na yan sa mga naapektuhan. Driver's control module. Not equipped. So ito yon. Wala na rin. Audio digital processing. Wala na rin. Ito. Ayan. Kita nyo. Ayan ang nangyari. Hindi niya na, hindi na alam ng radyo kung saan siya pupunta. Ayan, yung global positioning system, yung GPS, kasama yan dito. Kasama ng cruise control, kasama yung radio. Kaya yung radyo ngayon, wala nang nasasagap na station. Kaya tuloy-tuloy yung pag-scan niya ng frequency. Dahil wala na yung GPS niya, wala siyang ano ngayon. Wala siyang masagap na station. So yun, ang dami na. Power steering control module, yung ito, wala na rin siya, not equipped. Airbag, nakailaw na yung airbag, pero dito, not equipped na siya. So yan ang nangyayari kapag nagre-remedyo ng computer. Ng isang control module sa loob ng sasakyan na dapat di ginagawang ganun. Kung magre-remedyo lang, dapat palitan ng tamang pyesa, hindi yung idedirekta ng isang yung isang wire lang. Iyan kasi nirerekta ng wire eh. So ayan. So ito ang lumabas na mga problema niya. Na dati ito lang ang may problema. Yung accessory protocol interface module. Dan dito siya. Ito yan. Kasi yan integrated yan doon. Dapat synchronize sila. So ayan. Communication with radio, communication with display interface module. So nandito siya. Kasi ito tatlong layer to sa loob eh. Hiwalay din yon, pero integrated siya dapat nagagana. So ano ang mga naapektuhan? Yung yaw rate sensor ng manibela. Communication with the screen. What by? I'm not finished. Take the other scanner. No, like Diba dagi ka? Ha? GS2? Oo. Hada on ma fish waya akod wakt wala kef? Kalam Yusuf sawi. Yusuf malum. Khalas akhali anay sawi. Mumusta. Esar dahin. Anak kalam hada ma fi sawi kida. Badim soup ho. Es muskil alatun. Hada awol bas. Hada. Hada. Dahin esal muskila dahin? Esar dahin muskila. Oh soup. ABS. Oh, IPC, ada. Oh, ada makina awol, mapi DTC. Oh, sup. So, we clear, iruh irja, wala? Ada, clear, oh, sip, oh, clear. Kalas. Oh, sup, oh. 2 minutes, 2 minutes. Oh. Wonder na, dong. Ha? Wonder na. Ilipat mo sa lifter? Ayan, ay pinapalis ko tong anong to, oh. Habang nag-aantay ka. Yeah, sabar ka. Ayun, ato na. Isa yun sa mga gumawa nito nung isang araw, nung Webes. Ako kasi pag ayaw kong gawin, hinahayaan ko. Pag alam kong hindi pwede yung mga sinasuggest nila, iniiwanan ko yan. O ngayon, sila ang nagpagawa, binaklas nila, pinagawa nila sa labas, ayan yung naging resulta. Nakakuha ayaw ko ng ganyan. Kung ano yung dapat yung tinanggal, ganun din ibalik, hindi yung re-repair-repairin lang ng ano. Mas maraming nadadamage. So ayan. So ito, ang lost communication, meaning it's either na yung fuse ay busted, or talagang yung pinaka-system ang may problema ito. So yan. Titingnan natin ngayon sa fuse. Para wala silang masabi. Kasi kanina pa sa aking kinukulit to eh. Titingnan natin yung fuse. Iisa-isay natin kung may power ba sila. Para everybody happy ba. Kasi ako ganyan ako. Hanggat sila ay makulit, sige, sundin yung gusto nila pero hindi akong gumagawa. Ayoko nang alam kong mali, gagawin ko pa eh. Hindi ay.
Tapos ako din magpapagod sa sarili ko na hanapin yung ganun. Alam mo nang mali eh. Kaya hinayaan ko silang nagtrabaho. Ngayon, alam na nilang mali. Di wala na silang imik. Eh, punta na naman sa akin. Ay, nakakahiblad minsan pero wala, ganun talaga. So ayan, airbag, ABS at saka yung stability control ng sasakyan. At saka ayan, ayan. So, dito yung fuse niya. Ayan, negative. Check natin yung ano kung umilaw. Ayan, umilaw. Pag-checkin natin to, mga fuse na to. Ayan, okay. Ayan, pag umilaw yung test light natin, ibig sabi buo yung fuse. Ayan, so yung mga walang power na yan, ibig sabihin iba ang pinapagana niya pagkano. Pero dati may power yan eh. Ayan, dati may power to eh. So meron. Yeah, lasil. Ayan, dati may power tong isang to dati. Eh. Problema lang sa Ford, hindi naka-indicate yung mga ano, number lang. So ngayon hahanapin mo siya sa module ng sasakyan o kaya sa Google. Google mo pa yan. Ayan, okay, may isa na ditong hindi siya gumagana, na dati-dati ay gumagana yan. Kasi ito, bago nila pinakialaman, dinayagnose ko na to. Nasabi ko, hanggat maaari, palitan yung module ng APIM, tapos reprogram. So, may mga makukulit. Kaya yun. Ayan, meron pa dyan, fuse. Meron pa dito. Ayan. Ayan, tingnan din natin yan. Ayan, kasi lininis ko na yan. So ayan, ano ba, baka tumiwarik na yung video natin. Ay, ayan, ayan buo. Ayan, hindi siya umilaw. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may hindi yan gumagana. Hanggat di inoon, maaaring yung ilaw ng headlight, maaaring yung brake light. Importante yung mga umiilaw magkabilaan. Ayan, ayan, umiilaw yung iba. Thank you.
So ayan, poros, gumagana. Yeah. Ay naku, ang hirap. So ayan, susubukan natin uli siyang i-delete gamit ang switch on position sa susi. Para malaman natin kung talagang gaano ka anong ka serious yung DTC niya. Ano ba yan? Ganito ba? O sige. Sorry. Tiulog na. So yan. Pinuloy natin siya. So ayan, yung mga not equipped na yan, gumagana siya dito sa sasakyan. Halimbawa, itong steering, malambot pa rin siya. Kaya lang, nangyayari na hindi equipped, na not equipped lumalabas dito, kasi hindi matagpuan ng computer kung naka-installed ba siya o hindi. Kaya di alam ng computer kung meron ba siya na gano'n. Halimbawa, itong driver door module, ito yon. Ngayon, ang nangyayari kaya di not equipped kasi hindi mahahanap ng scanner kung naka-installed ba siya o hindi. Kaya ngayon, ayan, di siya gumagana. Yung steering naman, gumagana siya, kaya lang not equipped din dito sa scanner natin kasi hindi rin kompleto yung system niya. Malamang hindi siya nagsisend ng signal sa computer na may presensya ng steering system. So, itong parking aid na to, dapat naka ano to, wala din. Kasi nga yung ABS not equipped din. Ayan. So, na-check natin yung mga fuse. Wala namang mga busted na fuse eh. Kasi nga, kung busted yung fuse, hindi rin gagana yan. Hindi gagana yan. Ngayon, may aircon siya. Gumagana yung ano. Kaya lang yung temperature, di gumagana. Diba, di rin punta na siya sa ano ng radyo. Dapat pag pinindot mo to, a-aper yung ano ng aircon. Da-aper dapat yan hanggang habang nagpipindot ka sa mga button na to, sa mga touchscreen na to. Touchscreen kasi to eh. So yung iba hindi na gumagana. Halimbawa itong temperature, dapat siya gumagana. Ayun, ewan ko dito. Tama. Nagloloko na rin. Ito lang ang pinipindot ko, pati yon nagpabago. Temperature. Ah, di rin na gumagana yung temperature. Ayun, nagpunta na sa radyo. So ibig sabihin yung memory niya hindi na gumagana. Ulyanin na siya, ulyanin. So ito ngayon yung mga system na dapat nating subukang alisin sa pamamagitan ng on position. So patayin natin yung aircon. Dapat on position lang siya, hindi umaandar yung makina, pero buhay yung system niya. So susubukan natin siyang i-delete. Kung madi-delete siya. Pag na-delete siya, ibig sabihin hindi siya naka-store sa computer.
Pero babalik din yan sa oras na inandar nyo yan o kaya tumakbo yung sasakyan. So, ayun. So, ganun pa rin. So, ibig sabihin, malubha yung problema niya. So, nangangailangan siya ng karampatang lunas. Ano yung lunas na yun? Papalit tayo ng isang ano dito. Ng isang computer. Dalawa kasing layer yan eh. Yung isa ni remedyo nila, yung isa okay naman. Kaya ngayon, wala, di siya nagkukusang magbaba yung temperature o magtaas. Pinipindot ko yung temperature, hindi siya nagbabago doon. Ayan, nagpalit na ng radyo. Oh, naging ulyanin yung sasakyan. Dahil doon sa pagremedyo ng hindi dapat nire-remedyo. So ayan, di rin natin nagawang ano. I-clear yung system na mawala tong mga data faults na to, mga fault data. So lost communication, all missing communication, dahil hindi na sila magkakatugma ng pag dapat kasi nag-uusap-usap din yan yung mga yan, yung sa control ng ito, ng bintana, control nito, control niyan, dapat nagkaka ano sila, magkaka communicate. So dahil dun sa pag-repair ng hindi dapat nire-repair, nare-repair din sana, kaso dapat sa tamang piyesang nilalagay, hindi yung tatanggalin yung piyesa, papalitan ng wire, mali po yun. So maraming nasasacrifice na ano, gaya nito. Dati gumagana yung radyo, ay yung power window. Dati walang ilaw ang ABS, walang ilaw yung zigzag. Ayan yung zigzag na yan. So yan, nagre-represent yan sa stability ng sasakyan, electrical, at saka condition ng bawat system sa loob. So itong engine light na to, minsan lumalabas, minsan hindi. So yan, may pinaprocess pa yan na ano pagkaganyan. May pinaprocess pang problema. Ayan, patay ngayon siya ngayon. Ayan. Ayan naman, pag lumabas yan, nagwa-warning yan para doon sa transmission niya. Ayan. Kailangan din ng attention sa transmission. So, ayan. Gumagana pa naman yung iba. Kasi yan, pag pinatagal pa yan, may iba pang da-damage niya, ano dyan, mga major electrical module. So, wala din. Pati yung illumination ng ano, nawala na din, di na nag-a-appear. Ayan. Maraming damage. Maraming damage. So ito, ako nakakapag ano ako ng computer, nakakapag-diagnose ako ng sira na computer. Kaso syempre, matagal-tagal din na ilang ano oras din ng ano, hindi lang isang oras niya ano. Kasi bago ka mag-declare ng computer ay sira, uuuna kang mag-trace sa mga linya. So kapag yung linya ay buo tapos di naglalabas ng tamang kuryente, so computer 'yon. So, dapat tinicheck lahat yan, mga computer connectors, fuse connectors, yung power line, yung mga groundings. Kasi pag naglulos yan, automatic nag-a-appear na problema. Ngayon, sa simpleng pagpalit lang ng ano, sa simpleng pagpalit lang ng transmission support, nagtanggal ng battery,
So ito ngayon ang naging resulta. Pero ang assessment ko dito, meron na tong dating problema. Na-triggered lang siya nung nag-alis ng battery, nawalan siya ng supply. So pagka ganun, unang nang naapektuhan yun yung memory ng bawat module. Halimbawa ito, radyo, automatic na memory yan. Kasi pagka wala yung memory, ayan ang nangyayari niyan. Nag-i-scan siya mag-isa, wala siyang maano. O kaya kung hindi man siya nag-i-scan, hindi niya nai-store yung proper modulation ng frequency. Na dapat sa ganitong frequency, meron siyang istasyon. So minsan hindi niya nailalagay sa tamang ano yun. Kaya yan. Tapos pag nagpatay ka ng ano, halimbawa na-stored mo na yung 93 point ano na yan, na-stored mo na sa tamang frequency niya. Pag open mo nang siya nang susi, pag start mo, mag-iiba na naman yun. So ito kasi minsan pag press 1, yung isang istasyon ang lalabas. Pag press 2, yung iba na naman. Ngayon, pagka yung memory niya ang hindi na gumagana, pag press 1 mo, iba ng istasyon ang lumalabas. O kaya wala nang channel yun. Pag press 2, iba na namang channel yun. Hindi na yung nakaprogram na dapat doon. So yan, tingnan nyo. Tingnan nyo po. Yan, maano na yan, yung selector yan, frequency. Ito yung channel. So, dapat pag huminto yan, automatic, na-scan niya na lahat, automatic, hindi na siya mag-i-scan uli. Lalabas yun ang pinaka-interface ng radio para doon sa mga control. Halimbawa, post number, button number 1, may channel doon, number 2. So, yan, tuloy-tuloy siyang nag-i-scan. Dahil nga sa wala ng GPS yung sasakyan. So, hindi na siya nakakasagap ng station. So, kahit itong cruise control niya, hindi na siya gagana. Kasi nga, wala siyang GPS. So, ayan. Ang nangyayari kapag ang ating mga mekaniko ay mas magaling pa sa gumagawa ng sasakyan. Dapat hindi nire-remedyo, nire-remedyo pa din. So, ingat-ingat sa mga pag-remedyo ng electronic parts. Kasi ito, sinabi ko na sa kanila, hindi pwede remedyoin yan. Ay, pinagtawanan ako ba? Bakit daw hindi? So mas maganda nang na-experience nila yung ayaw nila paniwalaan. Di po ba? Kasi to see is to believe nga daw eh. To see is to believe. Ay, believe. Mali. Yeah. Buti nga naniniwala silang may utak sila eh, di naman nila nakikita. Ay, nako. Mahirap yung paniwalaan kasi bihan na yan. Pero gumagana sa ibang bagay. Hindi nga naman maniniwala at nakikita ang walang nakikita ang resulta. So, yun. Lesson learned. Kaya lang sila hanggang ganun lang, ako itong sumasakit yung ulo. Paliwanag dito, paliwanag doon. Mamaya may tatawag na naman ito kung ano ang nangyari sa sasakyan. Ipapaliwanag ko na naman. Tatawag na naman dun sa amo ko. Ipapaliwanag ko na naman. Ako, naubos ang isang araw ko sa kapapaliwanag ng isang problema ng isang sasakyan. Kaya yung ulo ko puro na puti. Ay, nako. Ito ang pinili kong trabaho. Wala tayong magagawa. Happy lang, happy. Happy! Ay, sige po, dito na lang po. Marami pa tayong aanuhin. Sige po, bye-bye. Thank you. Sana may mga napulot kayong aral sa ganitong problema.
na ang simpleng problema lang na ano, halimbawa, ulitin ko po, ito lang ang hindi gumagana, sabihin sa'yo, kayang remedyohin. Oo, kaya sa kaya. Kasi nga ngayon, gumana siya eh. Kaso hindi naman perfect. Mas malalong dumami pa yung naapektuhan. Kasi yung nirepair nilang isang diode doon na dapat hindi lumalabas yung buong 12 volts. Ngayon pagkaka-repair nila, dinirect nila. So 12 volts ng buo ang lumalabas doon. So affected yung mahihinang pyesa na dapat 5 volts lang yung tinatanggap. 6 volt, 8 volts, hindi siya mag-i-exceed ng 8 volts. So ngayon pagka lumagpas doon yung voltahe, apektado yung memory ng isang device, lalo na yung radyo at saka ito, nangangailangan din ng memory yan. Lahat to nangangailangan ng memory para may store niya yung proper control, yung tamang impormasyon na sinasagap niya. Mahirap mag-ano dyan. Kaya yun, hanggat kayang palitan, palit. Huwag na mag-remedyo. Sige po, bye-bye po, bye-bye. Thank you.